Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Ka-Feeling TV. Dadalhin ko kayo sa isang pagsubok na kapupulutan ng kaalaman at kasiyahan. Gandang buhay! Welcome sa ating Filipino class. Ako ang inyong guro sa Filipino, Ginoong Wendell Villadieco. Samahan niyo akong tuklasin ang panibagong aralin sa araw na ito. Bago yan, atin munang alamin ang mga layunin sa pag-aaral na ito. Una, nabibigyang pansin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa maikling kwento. Ikalawa, napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa akda. Ang ikatlo, nasusuri ang maikling kwento batay sa paksa, pangatauhan, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, estilo sa pagsulat ng author at iba pa. Handa na ba kayo? Kung handa na, atin nang simulan ng ating pag-aaral. Ngayon, tignan natin ang mga larawan sa ibaba. Pansinin ang pagkakaiba ng dalawang larawan. Maaari nyo bang ibigay ang pagkakaiba ng dalawang ama sa larawan? Tama! Ang unang larawan ay nagpapakita ng kalupitan ng isang ama sa kanyang anak. Samantalang ang ikalawang larawan ay nagpapakita ng masayang ugnayan ng mag-ama. Sino sa dalawang ama na nasa larawan ang dapat tularan at bakit? Magaling! Ang ikalawang larawan ang dapat tularan. Dahil makikita natin sa larawan na ito ang ehemplo ng isang mabuting ama sa kanyang anak. Batay sa iyong sagot, sa pangalawang bilang, paano ba para sa iyo ang tamang pagtrato ng isang ama sa kanyang mga anak? Tumpak! Ang tamang pagtrato ng isang ama sa kanyang mga anak ay hindi dapat ginagamitan ng dahas. Paano kung makasaksi ka ng isang batang pinagmalupitan ng mga taong dapat ay nag-aalaga at nagmamahal sa kanya? Ano ang gagawin mo? Mahusay! Ang dapat gawin ay ipaalam agad sa mga otoridad. Alam mo ba, sa malawakang pagkakaunawa, ang pang-aabuso sa bata ay maituturing na paggawa o hindi paggawa na maaaring magpahamak o magpahina sa pisikal o psikolohikal na kalusugan ng nasa edad 18 pababa. Ang naturang kahulugan ay sang-ayon sa pamantayan ng komunidad at ng mga dalawhasa. Pinagtibay noong Marso 24, 2004 ang kauna-unahang batas sa Pilipinas laban sa pang-aabuso sa mga kababaihan at mga bata. Ito ay ang Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o BAWC. Nakapuloob sa batas na ito na isang krimen ang pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan, physical man o verbal, at may katapat na kaparusahan. Ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikan na nag-iiwan ng isang kakintalan. Kadalasang natatapos ito, mabasa sa isang upuan lamang. Karaniwang nakabatay ang mga paksa sa mga tunay na buhay na pangyayari anupat ang mga mambabasa ay madaling makaugnay sa salaysay nito. Kaya naman masasabing ito ay isang payak ngunit masining na salamin ng buhay ng isang tao. Dumako tayo sa bahagi ng maikling kwento. Ating simulan. Sa panimula, sa bahagi ito niya paaasahin ang mga mambabasa sa isang kawili-wili at kapanapanabik na akda. Karaniwang inilalahad ang mga katangian ng pangunahing tauhan at ang kanyang suliranin na siyang magiging focus ng tunggalian. Sa ikalawa naman, ang saglit na kasiglahan. Dito matatagpuan ang mga pagbabalik-tanaw at pagpapakita na kung paano humantong sa ganoong punto ang sitwasyon. Makikita rin dito ang pagtatagpo ng mga tauhan na kabilang sa suliranin ng akda. Ang ikatlo naman ay ang paglalahad ng suliranin.
Sa bahaging ito, nagsisimula ang balakid ng pangunahing taungan. Sa suliran, iniikot ang mga pangyayari sa akda. Ang mga tauhang may malaking kahalagahan ay ang mga tauhang umiikot sa suliran ng pangunahing taungan. At naman ay ang tunggalian. Dito makikita ang pakikipagtunggali ng mga tauhan na maaaring mula rin sa suliraning na ilagay. Ang maaaring kalaban ng tauhan ay kapwa-tauhan, ang sarili, ang kalikasan o ang lipunang ginagalawan ng pangunahing tauhan. Ang ikalima, ang kasukdulan. Ito ang pinakamasidhi o pinakamataas na yugto ng akda. Dito na rin matatagpuan ang kalutasan ng suliranin o ang katapusan ng tunggalian ng pangunahing tauhan. Makikita rin dito ang pinakamatinding pangyayari ng akda, kamatayan ng bida o katagumpayan. Ang ika-ani, ang wakas o kakalasan, ang katapusan ng akda. Dito mapapayapa ang mga tauhan matapos malutas ang suliranin at humupa ang tunggalian. Ating tunghayan ang aking inihandang video para sa inyo na naglalaman ng buod ng isang maikling kwento na nagmula sa Singapore na pinamagatang Ang Ama. Ito'y 3 minuto lamang, kaya't paglaanan nyo ng oras. Ang Ama. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihimpay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot sa tuwing uuwing lasing at bugbugin sila. Pananabik dahil paminsan-minsan ay may inuwi itong malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Sa katunayan ay para lamang iyon sa kanya. Sadyang marami lang ito at hindi niya maubos. Pagkatapos ay magkagulo sa kira ang mga bata. Kundi sa pakikialam ng ina ay mabibigyan ng kanya-kanyang korte ang lahat kahit ito'y isang subo lang ng pagkain. 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11, matatapang ang mga ito kahit napayat. At nagagawang sila lang ang laging maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina. May 2 lalaki, kambal, na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na paslit pa. Natatandaan pa ng mga bata ang 1 o 2 beses na sinorpresa sila ng ama na nag-uwi ng 2 supot ng pansit gisado para sa kanilang lahat. Pero hindi na naulit ito. Sa katunayay, ipinapalagay ng mga bata na mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Kung uuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, iyak na walang pagkain. At kung minsay maingay ang mga bata sa kanyang pag-uwi, ay naiinis siya dito na umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang muka. Madalas masapok ang muka ng kanilang ina. Madalas narinig ng mga bata na humihikbi ang kanilang ina tuwing gabi. At kinabukasan ang mga pisngi at mga mata ay namamaga. Sa ibang gabi, hindi paghikbi ang narinig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng nagmamakaawa at inenerbiyos habang malakas na bulalas ng pag-ungol mula sa kanilang ama. Uuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati. Kung may pagkakataon ay ilayo ang mga bata. Si Muymuy. Dahil si Muymuy, 8 anyos, ay sakiting at palahalinghing na parang uting. At madalas kainisan ng ama. Noong gabi umuwi ang ama, na masamang masama ang pintla dahil nasisante sa trabaho, ay si Muymuy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong muka ng bata na tumalsik sa kabilang kwarto, kung saan ito ay nanatiling walang kagalaw-galaw. Pagkaraan ng 2 araw, si Muymuy ay namatay. At ang ina lamang ang umiyak at ang ama naman ay buong araw na nakaupong nagmumukmuk. Nang malaman ito ng kanyang amo, isang matigas ang loob pero mabait na tao. Nanonoon din
ay nagdesisyon kunin siya muli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Nagbigay rin ng sariling pakikiramay, kalakip ang munting abulon, nang makita niya ang dati niyang amo at narinig ang maganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak ay napahagulgol siya. At doon niya napagtanto na hindi na siya kailanman iinom at bibili ng alak at tuluyan magbarong buhay. Kumuha siya ng pera mula sa abuloy at lumabas ng bahay. Pagkalipas ng isang oras, ay bumalik siya na may bitbit na malaking sukot na may chocolate, ubas, biskret at candy. Inilapag niya iyon sa mesa. At maya-maya ay kinuha ang malaking sukot at muling lumabas ng bahay. Pumunta siya sa libingan o puntod ng kanyang anak. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng sukot at inilapag sa puntod. Habang pahikbing nagsasalita, "Pinakamamahal kong anak, walang naiaalay sa iyo ang iyong ama, kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo." Matapos ang ating talakayan at panonood ng isang maikling kwento, naunawaan niyo ba ang ating aralin? Magaling! Ngayon, tignan natin kung naunawaan niyo ang ating pinag-aralan. Kumuha kayo ng isang buong papel at panulat upang sagutin ang aking inihandang gawain. Ito ang gawain 1. Pan-fact analyzer. Kopyahin ang kasunod na graphic organizer sa iyong papel at punan ang mga pangyayari mula sa binasang kwento ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Tukuyin ang tagpuan, tauhan at kahalagahan pangkatauhan. Kayo ay mayroon lamang 3 minuto upang tapusin ang gawain.
Ngayon, tignan natin ang inyong mga kasagutan. Lagyan ng 10 puntos kung ang kasagutan ay mahusay ang pagkakalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. 8 puntos kung maayos ang pagkakalahad ng mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. 6 na puntos kung logikal ang pagkakalahad ng mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ngunit hindi mabisa ang panimula hanggang wakas. At 4 na puntos kung hindi maayos ang pagkakalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at hindi mabisa ang panimula hanggang wakas. Dumako naman tayo sa ating pagsusulit upang tayain ang inyong natutuhan sa aralin na ito. Ilabas ang inyong mga kwaderno at sulatan ng bilang 1 hanggang 5, ating simulan. Mayroon lamang kayong 2 minuto upang sagutin ang mga tanong. Ngayon, makipagpalitan sa inyong mga katabi at ating tsikan ang inyong pagsusulit. Sino ang naka-5 puntos? Ang naka-4? At ang naka-3? May nakakuha ba ng 2 puntos pababa? Magaling! Halatang naunawaan niyo ang ating tinalakay. At doon na nagtatapos ang ating talakayan. Naway may naunawaan kayo sa aralin natin ngayon at may nabaon kayong panibagong kaalaman. Laging tandaan na, maliit man ang butil ng kaalaman, ang dulo nito ay malaking kaginawahan. Maraming salamat! Muli, ako ang inyong guro sa Pilipino, Ginoong Windal Villadiego. At ito ang Kafiling TV. Paalam!